Hi guys, welcome back again to another vlog. And Brianna offer ano ba yan? Nag-offer si Brianna nga, sabi niya siya daw yung maghuhugas ng dishes. Ewan ko ba, but parang ano, parang gusto niya maghugas ng dishes. So this will be your new job, Baba, right? But tomorrow's your turn, right? No, yeah. It will be your... No, we take our turns, right? Okay, but I wasn't, it will be your job every day. My hands are going to be too tired if we do it every day. No, it's not. Of course. Maybe I have to wash tea first and then it'll be all clear. But mommy keep washing it every day. I don't... My hands doesn't get tired. Mine does. Okay. Okay, wash it properly. Okay, put it on the side. Okay. And then wash it later. Here, put it on the side. Goy, naabot ang samukan. Okay guys, okay na yung lababo namin. Agoy, naabot na yung samukan guys. Agoy, sige, kamo na lang pang narbahog balay ha. Okay, put it down properly. Go on. Bantay bitaw inig ka lang po tapulan kay mong duha ha. Hugas-hugas na mo karon. Bantay mo na ko inig ka lang po inyo malapul na mo suguon mo di kunat pa mo sa kuan. Panit sa kabaw. Mo lihok sin. Good job. So Liam wants to wash the dishes, right? Once you're done, wash it properly, Liam. Wash it properly. Good job. Wash this. Good job. Up. Unsa naman eh? Wash it properly po. Uy, no. Unsa naman ang gikuan raman? Good job, guys. Thank you for mommy's. Mommy, I need some water in this to brush it. Thank you for helping mama. Kabalo ko, kalat kihapon, but pagbigyan. Good job. Keep washing it, Liam. So did she ask that for you? Did you ask that for you? No, I got a sandwich, a hot dog, and then it came with chips. Okay, so husband came back from his off. I want a day off too, guys, to go shopping. It's not off. It's playing golf. It's hard work. Oh, really? It's frustrating. They're very good, honey. They're washing the dishes. She offered it. Mommy, can I wash the dishes? Here. Okay. What did you say to daddy, guys? Thank you. Oh, guys, I want you to move to the other side because mommy will do vacuum, please. Okay? Thank you. Thank you for helping mama. I really appreciate it, guys. Na, kani guys, ugi. Gawas na ni Liam ning unsa ni? Itong silhig. Upaw na. Ayan guys, yung ano ko. Parang breakfast at lunch. Ayan, prutas-prutas muna ta ngayon. Walang bahaw. Naubusan ako ng bahaw guys. So yan lang muna. Pero mamaya, kakain tayo ng bonggang-bongga. I plan to make a shrimp and some vegetables. So yan, prutas muna tayo ngayon. Kain tayo guys. Hi guys, I'm back. So magpe-prepare na ako ng dinner namin guys. And aalis tomorrow yung asawa ko going to work. So magluluto ako ng masasarap na pagkain guys kasi he's going to India tomorrow. So bawal silang lumabas ng room pagdating nila doon. And then in-advise lang sila na huwag basta-basta kumain ng food kasi alam naman natin, di ba, pag manibago ka sa pagkain ng ano, Indian food lang na doon, talagang magkakaano ka, magkaka-LBM ka, lalo na sila na hindi sila sanay siguro, or ewan ko ba, hindi naman sa ano, kasi we like Indian food guys, pero yun, maraming nakapag, ano nga, advice sa kanila, advice ng company nila na hindi basta-basta kakain nga, pag
kain nila. So, ano yun, magda-diet sila pagdating nila. So, mag-i-stay sila. So, ito nga, magluluto ako ng masarap na food. And this is, ano guys, Thai food yung lulutuin ko. So, magluluto ako ng kale na may pork, na may, ano ba yan? Pork belly. And then, ay, kailan pala yan. And then, ito yung anuhin ko, guys. Prawn. Na iluluto ko siya sa curry leaves. Yung dati kong video, ilalagay ko sa ano, description below. If you want to try this, guys, this is one of our favorite. Masarap talaga siya. So, ayan. So, ito na siya, guys. Oh, ayan yung tiger prawn ko. And I'm not sure if grandma's coming today. I haven't asked my husband yet if darating si mother-in-law ko. So, lagyan ko lang ito siya ng pepper. Lagyan ko siya ng pepper and salt. Ang ano, ang prawn guys, tiger prawns. And then, salt. And then, corn starch. So, ayan. Yung mga anak ko naglalaro after niyan guys, meron akong marinig niya na ano, tiyabaw. Nanay maghilak anak pag tuhuman. So na. So itong ikong i-share ko rin guys, kung ano ba ang topic karon, mayaman ba ang asawa ko, may marinig ba siya or may mga stocks pa siya sa market or marami ba siyang bahay. So, yan yung magiging ano natin ngayon guys. I-share ko sa inyo. So, ayan. Ayan, kulang pa. Tapos, ipipritumin natin ito. Ayan, lulutuin sa butter with buds of garlic. So, yan yung magiging dinner namin. So, para hindi maghanap yung asawa nyo, lutuan nyo ng masarap. Ay, tama nang lutuan mo ng lutuan ng masarap. Eh, kung maghanap ng ibang adobo, di ba? O maghanap ng ibang putahe, wala tayong magawa. Pero pag ako, pag sinabi ko sa asawa ko, pag ikaw magluto, ay manda ka talaga, hindi. Pinatawanan lang ako. Pinatawanan lang ako. Ayan, ang ingay. Iniingin ng anak ko ba? Hindi kami kakain ng rice. Ito yung magiging ano, hindi na lang magkakain ng rice. Napalimutan niyang bumili ng... Honey, you forgot to buy cauliflower rice. You forgot... nakalimutan niya. Pumunta siya Costco kahapon. Yun nga, nakalimutan kong ano ay... Why I speak Tagalog on you? I forgot to put it on the list, so it's my fault. No, no, no. I'm just saying that if I don't have it on the list, I won't get it. Yeah. Especially now, I'm telling you, when I got that thing in my face, it's a distraction. And I can't think straight. I can't, you know, everybody's... It's weird. I gotta go to the store. I gotta go get gas. Okay. You gotta get a package of it. Yeah. Are you planning on it for tonight? Yeah. With our dinner? Uh-huh, or up to you. Our vegetables with pork and shrimp and... So, ito yung pork ko dito, guys. Ayan yung pork. Ang bilis ko lang pinakuluan. Pinamitan ko siya ng instant pot. Kasi dapat, yung pork is malambot siya, guys. Prepare ko muna yung ano, guys, ha? Yung mga ihahanda ko para... And then... Ito, soft na ba ito siya? O, soft na nga. Mm. So, pipituhin ko itong pork, hiwain lang. Saka, yun yung ilagay ko sa kailan ko, guys. Just this one.
kulang pa siya sa lambot ay sa totoo lang. Ibalik ko siya, kulang pa siya sa lambot, guys. Hindi ko pa yung nag-ano, 10 more minutes na sa pa-pressure natin, pressure cooker. Kulang siya sa lambot. Balik natin. So 15 minutes and then maghiwa ako ng mga garlic, onions. So see you mamaya guys ha. Prepare ko muna to kasi baka sabihin yung ano naman ito, ang tagal-tagal matapos ng video niya. So ayan, and then yung food pala ng mga anak ko guys, naka-ready na yung food nila. And ayan, i-reheat ko na lang yan mamaya. And this is lasagna for Brianna. And this one, two meatballs. I think turkey balls to siya with tomato sauce. So yan, nakaluto na. So yan yung mga food nila para ready na guys. So, hi guys! I am back. Katatapos ko lang hinanda yung mga ingredients ko para mamaya. Diretso na yung ano ko guys, pagluluto ko. And then, may dumating na box at I think ito yung pang ano, para sa hair ko guys. This is from ano, I think hair ko nga ito. Nagamit ko na, yun na nga. Nakagamit ako nito nung ano guys, nung dumating yung box ko for FabFitFun. And then, nagustuhan ko siya. Hindi nagustuhan. Nagustuhan ng hair ko guys. So, I ordered this. Medyo may kamahalan. $39 ata. Sa maliit na to. So, unti-unti ko siya ng gamit. So, it's a bit... Gawa nga ako ng ano review, no? Mag-review-review na nga tayo ngayon. Dami kong gamit ng products, pero walang review-review. So, mag-review na nga tayo. And I think every day na ako mag-upload ng video, guys. So, pag-uusapan natin ngayon kung gaano kayaman ang aking asawa. Ano ba yung mga kayamanan niya? So, may property ba siya? May yung mga ari-arian niya? May stocks ba siya? May ari ba siya ng eroplano? First, ano yung ari-arian ng asawa ko? Wala siyang ari-arian, guys. Meron siya ari. Yung ari niya, yun yung ari-arian niya. May stocks ba yung asawa ko? Ay, nako guys. Yung maraming stocks yung asawa ko na doon sa toilet. Na-flush na, guys, yung mga stocks niya. Property? Na one property yung asawa ko, guys. Ano pa ba? Ipon. Yung stocks nga. Meron, pero... Ay, tumawag. Speaking of the ano. Honey? Yeah. Yeah. Uh-huh. Yeah. Mm-hmm. I think more apples, honey. Yeah. Okay. Bye. So he's calling me, guys, kasi ano, alis nga siya tomorrow, so ang hirap lumabas, di ba? May dalawa akong bata, and then, sabi ko sa kanya, pumunta ka na ng grocery para mabili mo na ako ng mga kailangan dito, kailangan ng mga bata, yun lang naman importante, guys, so... Yun na, balik tayo sa topic natin. So, may-ari ba ng eroplano yung asawa ko? Hindi siya may-ari ng eroplano, guys. Driver lang siya. Natatawa nga ako sa mga friend ko sa probinsya. Uy, mayaman ka na, may-ari ng eroplano. Oh, yeah, driver, may-ari ng ano eroplano, may-ari daw ng airlines yung asawa ko. Hindi, no, driver lang yan. Tumitigas na nga yung puwet niya sa kakaupo sa ng eroplano. So, driver lang yung asawa ko, guys. Last, may stocks pa yung asawa ko. So, may stocks, guys, pero... Ano lang, parang pang ano lang guys, na pang ready lang for his retirement, na pag mag-retire ka na guys, yung may magagamit ka ba, yung may ano ka, na ma-enjoy mo yung retirement, yung ma-enjoy niya yung retirement niya. Kaya nga, sobrang ano ako guys, nagtitipid din ako, inisip ko din yung mga, yung kung kailangan, natuto ako dito kasi nga,
Guys, di ba sa mga taga-US, sabi nila maraming pera kasi makapag-asawa ng foreigner, dollar yung kinikita. Dollar yung kinikita, pero di ba, alam naman natin na nandito sa US, dollar yung kinikita ng mga asawa natin, dollar din naman yung ginagastos natin, ang bill, bahay, sasakyan, kuryente, water, mga insurances, medical, ano pa yan, dental, ano pa yung mga insurance dyan, yung car, mayroon din yung car insurance, ang mga sasakyan, guys. Pati dito, basura, binabayaran yan dito monthly, kaya huwag kayong umano, huwag niyong isipin na maraming pera ang foreigner, porkit, ano, piloto yung asawa ko, maraming pera, wala rin, guys. And lastly, stocks. Ayun na nga, stocks na nga. Hindi lang talaga, kaya nga, nag-ano ako, diba? Kaya nga nagwa-YTK tayo kasi in the future, makatulong mo lang tayo sa asawa natin. Lalo na yung mga walang work, na umaasa lang sa ano, sa mga asawa. Nahihina ako, guys, alam niyo yun, nahihiya talaga ako na manghingi or yung gasta dito, gasta doon. Kasi alam ko, wala akong trabaho. And yung inaasahan ko lang, yung asawa ko, paano na kami kung mawala ng trabaho yung asawa ko? Nagpasalamat nga ako, guys, kasi although this pandemic, this whole thing, talagang tuloy-tuloy yung flights ng asawa ko. So, supposed to be, ayaw na ng ano, hindi siya mag-work, pero alam niyo, nag-work pa rin siya kasi nga, iniisip niya yung ano na, yung future ng mga anak namin. So, yun. And yung tanging kayamanan lang yata ng asawa ko is yung dalawang anak namin, guys. Yun lang daw yung kayamanan niya. So, sa mga ano dyan, hindi ho mayaman yung asawa ko. Nakakain lang ho kami ng, ang importante is nakakain kami ng tatlong beses sa isang araw o more than that. O nakakain namin yung, kung ano yung gusto namin kainin, nabibili namin yun. Pero kung sa damit, di ba nakita nyo naman, pabalik-balik yung damit ko. Yung asawa ko, pabalik-balik ang damit. Alam niyo ba, guys, na yung mga damit niya, hindi yan siya more on yung kailangan, dapat, ano, tatak, ano ba yan, branded. Hindi yung asawa ko, mas namimili pa yan sa Costco or sa Walmart. Yung lang yun, ang importante sa kanya talaga is mag-iipon. Kasi, hindi naman bata na yung asawa ko, malapit na mag-retire na yan, guys. Ano yung kakainin namin pag mag-retire niya? Pag mag-retired na siya, kaya nag-vlog talaga ako, guys. Kasi in the future, makatulong man lang ako sa kanya. Minsan-minsan nga, abutan ako ng madaling araw sa kaka-edit ng videos. Tapos, babangon niya siya, guys. Honey, why are you doing this? Sabi niya ganun sa akin. Sagot ko, para man lang makabili ako ng regalo sa'yo in the future. Alam niyo yun, kasi simula nung wala akong trabaho, guys, dati, I'm so proud talaga na magbibigay ng regalo for him kasi nga may work ako. Pero ngayon parang nahihiya ako magbigay ng regalo, guys. Kasi ano ba yan, regalo-regalo ako. Tapos yung pera galing din sa kanya. Yung binili ko, pera din niya. Hindi naman galing sa pinaghirapan ko. Parang nakaka-proud pag yung galing sa pinaghirapan natin, yung ibibigay natin na gift sa mga asawa natin, guys. Diba? Sa mga nakarelate yan. So, yeah, hindi ko mayaman yung asawa ko, kaya nga matanda na yung asawa ko, kumakayad pa rin, nagda-drive pa rin ng eroplano, mga guys, nagda-drive ng eroplano yung asawa ko. So yeah, I think magluluto na tayo, guys, no? So yun lang yung topic, guys, sa awa ng Diyos, hindi ko mayaman yung asawa ko, nakaluwag-luwag lang. Ang importante sa akin, guys, mapadalhan lang yung nanay at tatay ko, yun talaga yung important, at yung kapatid ko na isa, yun lang, guys, kasi yung kapatid ko yun yung nag-aalaga sa ano, parents ko ngayon kasi nga matanda na sila, and yung tatay ko nga medyo mahina na, yung nanay ko, so tatlo sila sa bahay. So yun lang yung importante sa akin, guys, na kahit wala akong bago or ano, basta importante is mapadalhan yung mapadalhan yung parents ko sa Pinas. So, yun lang yun. So, yung mga iba dyan na nangungutang na, uy, pautang, uy, mayaman ka na kasi asawa mo pilito. Ay, naku, my God. Nahiya talaga akong mag-as-as sa mga sa asawa ko. Uy, na, uy. Diba? At saka dito, hindi naman uso yung hiram. Uy, hindi uso dito yung, uy, pahiram daw ng ano, hindi uso dito. Alam nyo lang, hindi uso ang hiram. Kaya nahiya akong mag-as talaga sa asawa ko na, kahit nga pang monthly lang, di ba, yung last ano, vlog ko, nahihiya pa rin ako humingi sa kanya na, o iparemind sa kanya na, o, ano na,
padala na ng ano, padala na ng allowance ko may sa parents ko. Nahiya ako, hinihintay ko siya, siya yung mag-ano guys na, oy honey, padala na, oy honey, by birthday, ganyan. Kaya hindi ko inaabuso yung kabatihan ng asawa ko. Ang dami ko ng dagdag, so yeah! Ayan, magluluto na tayo guys, tapos na yung pork ko, malambot na yung pork ko guys, so yeah. Sa mga ano dyan, hindi ho mayaman ang asawa ko. Ayan guys, labas tayo kasi nag-swimming sila. Mommy, we're getting more clues. Look. Oh, wow. A puzzle. Mommy, mommy. Hey, that's all. With Rihanna.